Hi everyone, and I'm back again for another video. So, kung bago ka lang dito sa channel ko, hi, my name is Tala, and nice to meet you. Welcome to my YouTube channel. So, for today's video, usapang puwet tayo ngayon. Paano nga ba magpalaki ng puwet? Napakaraming tips dito sa YouTube, mga iba't ibang exercise. So, lahat naman, effective naman talaga yon. Pero, paano ko nga ba na-achieve to in just 28 days, nagkaroon ng konting progress yung booty ko? Bago tayo mag-start, make sure na mag-subscribe ka na muna and also don't forget to turn on the notification bell para naman updated ka whenever I post a new video. So, actually, wala akong may papakita mga videos ko na nag-workout talaga ako kasi wala talaga akong balak i-vlog to. Parang binalik ko lang yung sarili ko or nagbalik loob lang ako ulit na mag-workout. Supposed to be, last year ko pa dapat to i-vlog kaso nagkaroon ng conflict. So, pinag-isipan ko kasi talaga kung dapat ko bang i-share to. But since marami akong nakikita sa Facebook ko na struggle pa rin sila sa pagpapalaki ng booty, and I think makakatulong tong mga basic tips ko, ano ba dapat ang gawin para magkaroon ng result yung ginagawa mong mga booty exercise. Okay? So, story lang muna. So, ganito yun. Way back October, nagkasakit ako dyan and hindi ko maharap mag-workout kasi nga, yun nga, parang wala ako sa mood talaga dahil nga masama ang pakiramdam ko. At yung mga 3 weeks ako nag-stop sa pag-workout and wala talaga akong kagana-ganang kumain. At mabilis bumagsak talaga yung katawan ko. So, makikita nyo, ganito yung katawan ko dati. Ganyan. So, wala talaga akong appetite kumain ng kung ano-ano. Pero kumakain pa rin ako, pinipilit ko pa rin kumain naman. Basta, malagyan ko ng konting laman. So, yun nga, bumagsak yung katawan ko. And to the point na umabot talaga ako ng 50 kilos. And sad to say na naapektuhan yung muscle growth ko. So, kung dati pinipilit kong mag-tone, so, tingin ko pati yung muscle ko medyo nag-shrink dahil nga hindi ko nahihit yung protein ko na dapat i-take ko daily. So, ganun. So, wala akong masyadong protein na ipapasok sa katawan ko. So, yun nga, nag-shrink siya. And, ang nangyari nun, nung medyo naka-recover na ako, ang una kong tinarget na workout is booty. So, eto, ang pinalo ko na workout is yung kay Hannah Millie kasi meron siya mga free program. So, meron siyang pang beginner, lalo na kung nag-start ka pa lang talaga, as in pang beginner talaga. So, meron siya yung pang level 1, meron siyang level 2, and then level 3. Since 2019, nagawa ko na yung booty niya na, free program booty niya na from level 1 to level 2. And then, nag-stop ako kasi level 3 niya is kailangan mo ng dumbbells and resistance band. So, hindi ko na ituloy yun since wala kasi akong mga equipment pa nun. So, nag-decide akong itigil. And then, ito na nga. So, October 2020, mga katapusan na yon, bumalik ako sa pag-workout. And then, finalo ko itong booty program ni Hannah Millie. And this time, meron akong resistance band at saka dumbbells. So, yung dumbbells na gamit ko is 6 pounds. And I think equivalent lang yun sa... Tinimbang ko kasi siya eh. Nasa 2.2 per dumbbells yung bigat niya. In kilos ha. Tapos, meron na rin akong resistance band. So, fight na. So, ayun. So, in just 28 days, nakakita ako ng result. So, ngayon, naisipan kong i-vlog na rin this time para naman makapagbigay ako ng mga advices lalo sa mga beginners kung nawawala na sila ng hope at tingin nila walang nangyayari sa mga pinagagawa nilang exercise. At hindi lang si Hannah Millie. Si Hannah Millie kasi is finalo ko na siya or sinubscribe ko na siya sa YouTube. 2019, nag-start pa lang ako sa workout ko noon and sa weight loss journey ko. And then, etong si... Second na finalo ko naman is si Krisma. So, eto ang kanyang YouTube channel. Lahat yan is focus siya sa pagpapalaki ng booty, pagpapawide ng hips, paano ba ma-reduce yung hip dips, mga ganyan. So, eto kasi kapag Ilocana ko to, so Pilipina. So, alam mo yun, kapanatag mo siya dahil nga kapag mong Pilipino, so, content niya is
Tagalog. So, makakapag-communicate talaga siya sa mga Pilipino. So, eto nga, pinanood ko yung mga advices lahat ni Krisma kung paano ba magpalaki at yung mga mistakes na dapat mong iwasan para mapalaki mo yung buti mo. Yan. So, sa mga advices, tsaka sa workout, ito pack na pack talaga to. So, isubscribe nyo to. Kung di pa kayo nakakapag-subscribe at gusto nyo i-target yung lower body nyo, isubscribe nyo tong si Krisma. Yan. So, dalawa sila yan na pinalo ko, Hanamili and si Krisma / Filipina Fitness. And, nagkaroon ako ng ganong resulta. Wow. As in, wow talaga. Dahil dito kay Krisma, mas nakaka-relate ako dahil yung mga sinasuggest niya or nire-recommend niya ng mga low-budget na protein na pwede mo makain is available locally dito sa Pilipinas. That's why gustong-gusto ko tong si Krisma when it comes to advices. Pero yung workout niya, grabe din. Mafe-feel nyo rin yung burn niya. Kung gusto mong lumaki yung fat mo, is kailangan mong mag-calorie surplus. Meaning, mas marami kang pinapasok sa katawan mo kaysa sa binuburn ng katawan mo. So, ako kasi, nakita nyo naman na naging skinny ako dahil nga nagkasakit ako and hindi ko nasuportahan yung muscle ko dahil nga hindi ko nahihit yung protein ko na dapat kainin ko in a day. So, yun. Nakita nyo naman kung gano'n ko kapayat nun. So, nag-surplus ako, kinain ko lahat. Yes, kinain ko lahat ng pwede ko makain. Lahat kanin, tinapay. Yes, lahat fast food. Pero, syempre, kahit na calorie surplus ka or pwede mo makain lahat, make sure lang na dapat nakafocus ka pa rin sa mga whole foods like oats, yan. Yung eggs, yung mga simpleng pagkain, peanut butter, yan. Favorite ko yan. So, yun ang ginawa ko. Unang-una nag-calorie surplus talaga ako. So, kailangan kong padamin yung kain ko. Ngayon, yung timbang ko, 54 kilos na ako today. So, eto na yung katawan ko. Medyo, naging bulky na rin ako after netong 28 days challenge ko na to. Pinag-combine yung workout ni Hanamili at saka ni Krisma and then boom! Eto na yung result. Nakikita nyo dito. So, eto yung before ko and then after. Hindi pa ganun kalaki like yung mga nakikita natin sa Instagram na mga fitness enthusiast or mga model na nakita natin sa Instagram. Hindi pa naman ganun kalaki pero at least nakikita mo agad yung result in just 28 days. And second, so kung magka-calorie surplus ka, make sure na i-priority mo yung protein mo. May computation kung ilang protein intake dapat ang kain mo in a day para masuportahan mo yung muscle growth mo. Pag gusto mong lumaki yung booty mo, isipin mo palagi yung quantity versus quality. So, instead of doing 30 reps na siniswing mo lang yung legs mo while doing kickback. So, instead of siniswing mo lang yung paa mo or yung legs mo pag ginagawa mo yung kickback is try mong i-squeeze yung booty mo. I-feel mo yung burn. So, ganun ang ginawa ko. So, mas maganda pang yung 15 reps na nasa proper form ka instead of 30 reps na siniswing mo lang basta yung paa mo and hindi mo ni-squeeze yung glute muscle mo. So, kung hindi mo ni-squeeze yan, useless yung ginagawa mong booty workout. Nagpapagod ka lang para sa wala. Kung gusto mo talagang lumaki yung booty mo, dapat tinatarget mo yung tatlong klase ng booty muscles natin. So, yung gluteus maximus, gluteus medius, and gluteus minimus. So, dapat tinatarget mo yung tatlong yun. Tanda, itarget mo yung tatlong different para pack na pack talaga yung booty natin o yung sweat natin. Kung maghanap kayo ng mga booty workout or glute workout sa YouTube, is yung ma-enjoy nyo, hindi yung mapipilitan lang kayo ganun. And, dapat sa isang araw, meron kayong workout na mga 4 to 5 na klase. Hindi lang yung, hindi enough yung 10 minutes or 15 minutes lang in a day. So, dapat kailangan i-burn mo yan. Para sa the next day, is rest day ka lang or active rest, ganon. So, kung halimbawa ganito yan, diba sabi ko 28 days, hindi ako
nag-workout from day 1 to day 28 ng diretso. Hindi po ganun ang ginawa ko. Every other day ang schedule. So, ang schedule ng body workout ko is 3 to 4 times a week. So, bakit hindi dapat araw-araw? Wala kasi ng karamihan, lalo na pag beginner, is mas mag-grow yung muscle mo when you're doing it every day. Like, every day squats, hip thrust, or kung ano pa mang ginagawa mong exercise sa booty mo. Hindi yun mag-work ng ganun. Ang muscle, kailangan natin ng recovery. And kung gusto nyong makita agad yung progress nyo, dapat huwag ka magmadali. Result does not happen overnight. So, it takes time. Alam niyo yun, hindi pwedeng nag-workout ka ngayon ng 5 beses ng pang-booty mo is the next time makikita mo na agad yung result. Hindi ganun nag-work ang booty natin. It takes time. Kaya nga, sinabi ko, in just 28 days, meron akong maliit lang na nakita compared noong hindi ako nag-workout ng booty. At yung matagal kong ni-rest yung booty ko talaga. Eto, makinig ka ha. Kung nagsisimula ka pa lang sa fitness journey mo at ang goal mo is umayat, mahihirapan ka based on my experience. Since hindi po ako nag-gym, dito lang ako sa bahay, nahirapan talaga akong mag-build. Though, kahit na nagbubody workout ako noon nung nagbabawas pala ako ng timbang ko dahil marami akong fats sa katawan ko, nahirap talaga akong i-achieve yung booty ko. Although, meron ako nakitang konting-konting difference. So, makikita nyo, ito yung booty ko. As in, alam mo yun, hindi talaga ako pinalad nung nagpaulan si Lord ng malalaking puwet. Masarap ang tulog ko nun, Mars. Napasarap ang tulog ko, nakangangapata ko that time eh. So, yun. Ang manas ko. So, eto ako nun nung hindi pa ako nag-workout. So, feeling ko talaga ang laki ng puwet ko that time. Tapos, makikita ko yung before ko. Ang flat. Tignan mo. Nakaka-relate ba kayo? Yung akala mo feeling sexy ka. Tapos, yung pala meron ka pa palang i-improve. Tapos, eto na yung booty ko nung nag-workout na ako nun. Pero, kasalukuyang nasa fat loss journey ako. And then, yung booty ko ngayon. Kung magko-compare nyo etong tatlong to, is meron ng progress, diba? Pero, mahihirapan ka talaga magpalaki ng puwet kung nagbabawas ka pala ng timbang. So, ano ba ang dapat gawin? So, ganito ha. Kung ang goal mo is umayat muna, mag-focus ka muna, one at a time lang. Gusto mo magpapayat ka muna. Until such time na ma-achieve mo na yung goal weight mo. So, kung halimbawa, na-achieve mo na yung goal weight mo, that's the time na mag-build ka na ng muscle mo. Pero, hindi ko sinasabi na huwag mong i-workout yung booty mo. I-workout mo pa rin para yung muscle na re-retain pa rin. Pero, ang sinasabi ko kasi is, diba na nabanggit ko kanina is, para mag-gain ka ng muscle sa booty or lumaki yung puwet mo, is kailangan mong mag-calorie surplus. So, paano ka mag-surplus kung gusto mong pumayat, diba? Okay, pag-isipan mo yan. And, siguraduhin mong muscle yung magpapabigat sa'yo, hindi na fat this time. Yun lang yun. Yun yung natutunan ko kaya nakapagpalaki ako kahit papaano ng booty ko. Pero at least, diba? Small progress is still a progress. Alam yun, in just 28 na palaki ko, instead of doing nothing kesa sana all ka dyan, bakit di mo gawin sa bahay, diba? O, habang tulog yung anak mo, habang nanood, habang naglalaro, sabayan mo ng workout, o diba? So, ganun lang, budget mo lang yung oras mo, nasa sayo pa rin yan kung paano mo i-achieve yung goal mo. May mga questions pa kayo, then comment below para masagot ko kayo kung ano pa yung pwede kong idagdag sa inyo through comments na lang kung hindi ko man nabanggit dito sa video ko. Okay, and I think that's it for today. So, and if you enjoy watching this video, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe, and share it to your friends. See you on my next vlog. Bye!